answering your questions. Anong trip nila, guys? Ang anniversary ng YouTube channel ko. Ito na po ang aming Tanghulu. Gonna try this. Napaka-brilliant. Baby Snoopy! Halo-halo ni Mama! Good job! Oo, Marites yan eh. Sabi ko saan? Alamin mo saan? Puntahan wala natin! Wala sinabi! Hi guys! Welcome back to Home Bar. So I'm about to cook our lunch and it's sinigang na salmon belly. Nagkikrib ako ng sabaw, so magsigang tayo. Pero ang salmon ko, hindi ko pa yata na to. Sinigang is my comfort food. Whenever hinahanap mo yung appetite mo, kaya malungkot ka, wala kang ganang kumain, may pinagdadaanan ka, and whatever. So ito yung nakakapag-up ng aking mood. So nilagay ko, first is luya and then kamatis. Why? Gusto ko yung luya lumasa. Kamatis gusto ko ay maluto para mapula yung sabaw. And then yung sibuyas ayoko na masyadong luto. Gusto ko medyo hiya. Focus ang aking camera. Anyways, wala pala akong lipstick. So I have here bagong lipstick na in-order ko from Arcadia Beauty. Gusto ko siyang itry. The color I chose was Serenity. Ayan. Gusto ko lang matry yung medyo pinkish. Nung nagpunta kami sa Europe, bumili ako ng dalawang lipstick na medyo nasa nude color. So, sabi ko gusto ko ng medyo pink. Oh my God, bagay kaya to sa akin? Nakita ko kay Anna, iba siya gumamit ng mga ganito. Kasi pagka bullet, di ba parang full yung lips. Pero pagka ganito, medyo loob lang. Tingnan natin, medyo Korean yung dating. Ay, medyo hindi tama ang application ko. Medyo mentholated. Ano yun? Parang may peppermint. Well, it says here, paraben-free, vegan, gluten-free, sulfate-free, cruelty-free. It has beta-glucan and manuka lip. Kailangan ko lang mag-practice mag-apply. Pero, nice naman siya for a pink shade na lipstick. Ayan, kumukulo na po ang ating sinigang. Ang una nating ilalagay ay ang talong. Hindi ko iniwa in advance because iitim siya. So, ngayon lang natin siya diwain. Talong is medyo matagal maluto. Actually, pwede naman natin ilagay ang sili. And also, lagay ako ng sitaw. Hindi kasi ako guys sa maraming gulay, kaya ganyan. Aad tayo ng okra. And then they say your age like wine. And then shortly guys, saka natin i-add ang ating isda. Okay. Think we've had too much to drink. So let's taste it. Birthday, one day. Good, good. Your age like white or tan as leather. Now we face our... Bilis lang siyang maluto, kaya kailangan sabay-sabay na ang ingredients natin. Friends and loved ones gather. Raise your glass to another. And done! Yeah. Final taste! Siyempre, kung okay na siya. Usually guys, ang bilis lang nito lutuin dahil hindi nyo pwede ma-overcook yung salmon dahil madudurog siya. As in. Sarap. Saka huwag masyadong maraming sabaw kasi diluted na siya masyado. So hindi na siya masyadong masarap. Antayin nyo lang yung dami ng inyong isda sa sabaw. Okay, we're gonna eat! I'm hungry! And then, gagawa ako ng tanghulu. Summer is real! Napakainit po, Mari. Anyway, so yun na nga. I'm about to make tanghulu. And guess what? Wala pala po kaming steak. What? So, we need to go out and buy. Pero yung aking nanay, gusto na pong mag-dessert. Hindi na makaantay. Grabe, Amy. Maghahalo-halo po muna kami bago kami magtanghulo. Ilang araw ko na rin naman gusto ng halo-halo. Actually, kahapon nga ang gusto ko iscramble. Pero sabi ko, magka-fasting ako. Hindi pala kahapon. Ngayon pala. So, halo-halo po muna tayo before we buy the steak and then go back home.
Nakakahilo yung init levels. Ano nung araw? Well, siguro pagbata ka, hindi mo pa masyadong nafe-feel yung sobra-sobrang init. Parang okay lang. Pero pagka may edad ka na, ibang level ng init. Init natin ngayon is sobra eh. Nasa loob ako ng bahay, nahihilo ako eh. So what more kung lalabas ka pa? Kasama ka na sa video. Okay, so driving first, Mommy Haidee. And I'll be back kapag ka nandiyan na tayo sa mga halo-haloan. Okay? So we have our halo-halo. This is from Ben's. Ito yung isa sa mga favorite ko na halo-halo. Nakasildeo. Ay, no, mother. Alam ko, ma. Para naman ngayon lang ako kakain ito. Feed ko yung mga pagkain mahirap. Buksan, no? Bago kinin. Tinatakam ka, mga mare. Sabako ni Yelo. Mamang has the classic halo-halo with ube. Sobrang init. Masarap ang mga samalamig ngayon. Masarap ng saging. Hindi siya mushy. Masarap yun sa akin. May ube tsaka langka. Magkaiba tayo ng hilig. And by the way guys, hindi ako mahilig sa halo-halo. May mga beans, munggo beans. Ayoko siya eh. Gusto ko ay saging, ganyan, pinipi, leche plan. Yan. Magkakaiba ang ano. Yan, magkakaiba tayo ng trip. Kaya wala tayong basagan, ha? Okay? Si ate naman, mais kong yelo. So, binili ko yung mga variants nila just so my variety. Ay, tumatapon! Ako, dadagkit sa kotse ko. Ba't ako hindi? Uy, yabang. Medyo dumulas lang eh. Ano, alam mo yun? Ang lakas mo lang gumamit ng tissue. Malakas ako guys gumamit ng tissue. Kahit sa bahay. Sa lahat naman ang bagay, hindi ka matipid. Narinig yun na yan from my mom. Agree naman ako doon. Pagdasos ako sa maraming bagay. Haluin mo mabuti. Mayong gatas nagsisettle oh. Anong trip nila, guys? Pakisabi nga. Totoo lang pupunta ako sa bahay mo. Buti nag-chat ka kasi papunta na ako. Diba? Guys, dinalan ko kasi siya ng sinigang na salmon. Oh, plus halo-halo. Na. Nasarap ang kabi. Ubus na. Tulong lang sa maasim. Parang hindi ka na nagmamaasim ng sinigang ngayon. Yan, hindi na masyadong maasim. Konting asim na lang ako, guys, magsigang. Not too much. Yars! Diba ang saya? Gusto kong mag-drive. Sarah, Leng, may halo-halo siya. Gusto kong mag-long drive. Yeah, ano mo sabi ni Mama? Si Sarah daw at saka si Mateo nagtitinda daw ng halo-halo, napakahaba ng pila. At sila daw talaga yung nagsasandok and all, etc. Oh, oo, marites yan eh. Sabi ko saan? Alamin mo saan? Puntahan wala natin. Wala sinabi. Basta ay, hindi eh. Alam mo, Ma, pag marites, dapat alam mo. Ha? Hindi ako marunong mag-marites. Sabi ko sa Mama ko, magre-report ka sa akin, kumpletohin mo information. Huwag mo na akong bigyan ng mga pahangin. Ha? Sigurado yan doon sa lugar nila. Ang akin, alam mo kung ano? Sabi ko niya, tikman mo. Sobrang bet. Nagtanong ako sa'yo, tinan mo ang message, di ba? Ang tagal-tagal mo sumagot, nakaka-bad trip. Eto si Ben sa halo-halo. Nung mga bata tayo sa kapitbahay, ganito yung halo-halo talaga ng kapitbahay. Hindi pa ganito kapino ang yelo, ibang klas. Oo nga, may kinukudkod. Pero yung lasa, eto yun, saka yung mga ingredients. Guys, next summer ha, magtitinda ako ng halo-halo. Halo-halo ni Mamang. Yan ang pangalan. Ang tama niyo, Mami. Hindi ko kayo maintindihan. Ba't hindi na lang kayo bumaba? Pumasok tayo sa bahay. Gusto ko dito. Bakit ba? Gusto ko ba nagpunta dito? Gusto ko mag-long drive. Alam mo, kakasabi ko lang kanina na ayoko ng long drive. Ako gusto ko. It's the following day. Hindi na ako nakapaggawa ng Tanghulu kahapon dahil medyo ginabi na kami. But today, it's late afternoon. Hindi ko na naman nagawa kanina umaga. Sa dami ng mga agenda, lumabas kasi kami ni Mother at marami kaming errands. So, eto na po ang ating Tanghulu. At excited na ako kumain. So, I have here yung grapes. So, I'm finding it hard to buy yung muscat na green grapes kasi ang bilihan po ay 10 kilo. What? I mean, anong gawin ko sa 10 kilo? So, parang hindi pwedeng bumili ng 1 kilo lang. Isang crate yata siya. So, sabi ko, I will settle with this glow grapes na medyo malaking size naman siya. Okay, next I have strawberry na malapit na siyang mag-say goodbye kasi this is already 2 days ago. This is first try. Wala pong practice ang Mami Haidee nyo as always. Ako lang po ay nanonood sa TikTok and then nung nasa Japan ako, kumain ako nito. Na-curious. So, gumawa tayo ngayon. First things first, we need to wash our fruits. Hugasan. Tapos, kailangan dry na dry daw. Kasi kung hindi, hindi siya magiging crunchy. So guys, may mga tips on how to make it properly. Hindi natin ito ubusin dahil syempre sobrang tamis. We just want to try it out kung paano. Okay.
dalawa lang muna to. Grapes and strawberry. So, i-dry natin ang bonggang-bongga. Mukhang tuyo na agad ng ating grapes. Ang strawberry, medyo hindi pa. Lipat natin dito sa kabila. Siya ay mag-dry. Next step natin, kuha kayo ng mababaw na kaldero, kawali. Magtutunaw tayo ng sugar. So, this one is, sabi, 1 cup of sugar to 1/2 cup of water. So, dito natin sukatin. We have the measuring cup. I got this sa Lazada. So, diba ang nice? Okay, I think this is already 1 cup. Pourin natin dito. Secret daw, wag hahaluin. Pwede daw ganito lang. On high heat, aantayin natin siyang kumulo ng kumulo hanggang maging ang kulay niya ay amber. Guys, hindi ko maintindihan kung bakit hindi pwedeng haluin. Actually, gusto kong haluin para malaman ko bakit. Kaya lang, baka hindi siya maging crunchy. Wag na lang. Sumunod na lang tayo. So while waiting, ilagay na natin siya sa stick. Para ready na siya to dip in later. Ito yung binili namin na stick. Tapos meron pala akong stock na mga gandong stick. Bumili pa mami, nakakainis. Pwede naman ito, di ba? Parang hindi consistent yung pagtusok. Partner-partner sila din. 1, 2, 3, 4. We gotta try this first bago tayo gumawa ng marami. At saka hindi mo naman ito makakain ng marami talaga dahil matamis. Kita ko sa inyo ang itsura. It's boiling and medyo kulang pa siya sa pagka-amber color. So let's wait a little more. Mag-prepare ako ng tubig na may yelo para dito natin siya i-dip. Parang ang simple pero ang trabaho. Ang dami ko nang ginagamit ng mga cubiertos. Okay, there is a test for you to check kung okay na siya. Lagay niyo siya dyan. Okay, and then, pour niyo some cold water. And then, dapat pagtanggal niyo, this should be crunchy na. Ay? Pwede! Let's do this, Mare. O, di ba? Hindi umaabot. First try pa lang naman ito, Mars. Ilulog natin dito. Nakailangan natin i-cover. Hindi niyo ma-cover. Diba? So, ito na po ang ating output. Napaka-brilliant ng idea na to. Ang sarap. Masarap pala. Alam niyo sa Japan or Korea or Taiwan, hindi ko ito masyado pinapansin. Kasi parang nawi-weirduhan ako eh. Saka syempre candy. Masarap pala. I love it! Well guys, it's not bad for a first try. Ang sarap ng grapes, ang juicy, dapat syempre sibuyas para walang abala sa pagkain. Mas gusto ko na manipis lang yung sugar ko. Isang ikot lang. Pero ang problem lang guys, yung paglinis mo. So after niya na lumambot, titigas siya uli. So ayan, ayaw na matanggal. I have to check kung ininit mo uli, pwede pa uling magamit. But I think pwede pa rin naman siguro. Kasi kung matutunaw naman din siya, it's still the same sugar, then pwede ka pa rin mag-cook. Dahil sweet ang kinain ng Mami Heidi niya, gusto ko ng something na salty naman. Ang sakit. Gusto nyo makita. Ayan mo. Oh, sakit. Ang hapde ah. Paano kasi nakutkot ko? Akala ko sugar. Tapos ginanun ko. Yung pala, paso na siya. Kaya na kong in-order na barbecue. Wala lang nadaanan ko lang sa FB. Lahat ng tusok-tusok. Bito kang manok, bito kang baboy, dugo, tengad. Pero binili ko lang ay pork barbecue. Gusto ko yung mga ganito lang, maninipis, saka maliliit. Ayoko masyadong kumain ng meat. Mas gusto ko yung meat na thinly sliced para hindi mo napapansin na marami ka na pala nakakain. Kaya tinatamad akong magpadingas ng huling. So, ipa-fry ko. Ako po ay nakasain na, ready to eat actually. Let's taste test. Masarap.
The taste reminds me of my dad's barbecue in my elementary high school days. Alam mo yun, lasang-lasa mo yung combination ng sugar, toyo, at saka kalamansi. And nafe-feel ko na kalamansi ang nilagay, hindi supa. Gusto ko kasi kalamansi. Pero yung ibang nagbabarbecue guys, hindi kalamansi yung nilalagay nila. Kasi pagka kalamansi daw, nagsishrink yung meat. So ang nilalagay yung suka. Pero ito, hindi naman siya nagshrink, pero lasang kalamansi yung nilagay. Sana may taba ng konti. Ito may konting taba. Bet ko. Pero ang request ko sana, mas marami pang bawang, saka paminta. Tinamad lang akong gumawa ng sausawan. Nice! Tinry kong mag-dip dun sa ating sugar. Tumigas na siya, tapos tinurn on ko yung kalan. Yes, lumambot, pero yung color ng sugar, medyo dark. So, hindi na siya amber. Nagko-color brown na siya, so hindi ko na siya na-dip. So, this is my third stick. Mainit. So, my rating is 8 over 10. May improve pa siya ng bongga. Hi guys, welcome back to the vlog. Sobrang init, ang lakas kong uminom ng tubig. Parang feeling ko, bondat na yung chan ko ng tubig. And still, nagkikrave pa din ako na uminom ng uminom. Sa sobrang init, laging naka-aircon, and iniisip ko, magkano kaya ang bill ng kuryente this month? Oh my gosh! Kaya ko, ito yung spike eh. March, medyo uminit na, no? Pero okay pa naman yung bill namin. April, feeling ko, shoot! Ito yung Simeralco bill nyo, may mga graphs, di ba? So tingin ko, ito yung nando doon. Today, I decided to film answering yung mga questions about Europe tour, Europe vlog. Halos nakalimutan ko na guys na mag-film pala ako noon. Pero meantime, kasamahan niyo muna ako kumain kasi hindi pa ako na-lunch and the time is cheren! Mag-aalas 5 na ng hapon. Kasi ako gano'ng kumain. So I ordered from Grab. My go-to is Saferino. So I love their dinuguan. And then I ordered din Tokwat Baboy. Hindi ko alam, bigla ako nag-crave ng Tokwat Baboy. Meron sila dong arroz caldo eh. So pag nag-aarroz caldo dong, in-order ko to. And of course, I have bibingka. Nakalimutan ko na namang magpa-extra ng nyug. Kain muna tayo ha. Well, kailangan ko na talagang kumain bago ako mag-vlog. Kasi parang wala na ako sa wisyo. Alam mo yung malapit ka ng mag-pass out sa gutom. Mahilig ako sa tokwa. In whatever luto. Ang sarap. Magutom lang ako. Yung gusto kong dinuguan, meat. Ayoko na yung laman loob. Ito si Ferinos. Puro siya meat. Nagkaka-energy na. Di ba sa car, kapag ka nagbiblink na yung indicator ng fuel mo, tapos natatakot, parang hihinto na yung kotse, ay na umandar, bigla kang pinagasolinahan. So, yun ang feeling ko. Pero, nagre-recover pa lang, hindi pa siya naka-peak ang energy. So, maya-maya. Dapat pala, habang kumakain ako, nagsagot na ako ng mga tanong. Pero kasi, di ba, kumakain ako, ang ulam ko dinuguan. Baka yung bibig ko itim na itim habang sumasagot ako ng tanong. Let me just clean up and babalik ako to do the Q&A. Before anything else, I want you to meet my new baby. Baby Snoopy! Hello! Sarap niya yakapin. Since wala naman si Cheese, di ba? Siya muna ang aking baby. Snoopy, dyan ka muna ha. Bantayan mong mommy mo. So as promised, here we are doing sit-down video answering your questions about Europe tour, Europe vlogs. Nagbabasa po ako ng YouTube comments and yung mga iba naman ay nasagot ko na doon sa YouTube pero yung iba ay hindi. So in one go, let's answer it here. Labas natin ang kodigo ni Mommy Haidee para hindi makalimutan. First things first, disclaimer lang, yung pong aking sagot sa mga tanong is based on our personal experience being first time po na nag-apply ng Schengen visa. First time na nakapunta po sa Europe with yung mga countries na nabanggit ko na nga in the vlogs. Hindi pa natin na-explore lahat and hopefully makakabalik pa tayo. And of course, on the point of view of somebody who joined in a group tour. Feeling ko lang kasi, ang laki rin nung advantage of joining a group tour because may mga process na dapat kami yung gagawa. Sila na po yung gumawa on our behalf. Feeling ko lang mas napadali, mas convenient, mas naging facilitated. Sabi ko nga sa inyo, lagi-lagi, parang natatakot ako mag-apply, na-overwhelm ako, parang di ko alam kung saan ako magsisimula. And so, I feel like meron kaming ka-share sa burden. And because of that, we are thankful sa SMB Travel and Tours na naka-join kami ng kanilang 11 days Discover Europe
tour. The first question, saan po kayo nag-apply ng Schengen visa? Anong country ang nag-issue po ng visa nyo? And how long po yung processing time? So, nag-apply kami dyan sa may Eco Plaza building sa may Chino Roses Avenue sa Makati. So, nandiyan dyan yung office ng VFS Global. Etong VFS Global, yung agency who is authorized to process, to facilitate yung mga Schengen visa application. Doon po kami nag-submit ng application and then ang nagbigay po ng aming visa ay Netherlands. And na-surprise ako kasi ang bilis lang ng processing time. Hindi ko akalain na 7 working days lalabas na po yung visa namin. Akala ko yung mga Europe visa umaabot ng isang buwan yung processing time. Second question is, ano po yung requirements and documents submitted? Magkano po yung binayad nyo? And ano po yung na-issue visa sa inyo? In terms dun sa requirements, binigyan kami ng list ni SMB Travel kung ano yung dapat naming i-prepare. Meron din silang mga documents na pin-prepare nila on their end. Kaya nung araw na nag-apply kami ng visa, meron kaming minute na stop ni SMB Travel. Tapos binigay niya yung mga documents, kinumbay namin yung documents. Yun po yung sinubmit namin sa VFS Global. So sa amin, yung mga list is of course yung passport with picture, tapos photocopies din ng mga pages ng passport na may mga stamps, bank certificate with 6 months bank statement, proof of income, like meron kayong income tax return, certificate of employment, sinirox ko din yung aming mga previous visas na na-issue sa amin. Of course, application form. Si SMB, meron po siyang binigay na cover letter stating bakit gusto mong pumunta dun sa country, anong intention mo, anong gagawin mo dun. So, galing na yun sa kanila. And then, booking ng aming plane ticket, mga hotel accommodations, and then, meron din silang provided na itineraries. Dapat yung inyong mga bookings is nakamatch doon sa submitted itinerary. Meron na rin silang binigay na travel insurance, all of which, kinumbay namin, yun ang aming sinubmit na documents. Pero, meron kaming kasama na kaibigan who's been to Europe for several times na nagulat ako kasi ganito ang kakapal yung kanyang documents. Samantalang sa amin yung kaganto lang ka. Kakonte. So sabi ko, bakit ang dami? So sabi niya parang lahat ng pwede mong mabigay to prove na karapat-dapat kang bigyan ng visa, na you are capable financially to spend, na you are going back also, hindi ka mag-TTNT doon. So sinabit niya. She is an influencer. Sinabit din niya yung mga kanya social media information. Ganyan, kunwari yung kanya Instagram, TikTok. Meron pang mga title ng kotse, ng condominium, ng lupa. Kung meron ka pa kayo mga investments, meron kayong stock options, mutual funds. Nagulat ako na, ganun ba? Sabi ko parang, nung nandoon ako, medyo natakot ako. Sabi ko, bakit hindi ako ma-approve? Kasi meron akong 2 visa. Hindi ko pa sinama dun sa mga copies ng visas na sinubmit ko. Importante guys, kailangan yung ma-establish bakit gusto nyong pumunta sa country nila. Second, you are capable to support yourself. You are able to spend doon sa pupuntahan mo. And third, ma-establish mo babalik ka din dito sa atin. I think yun yung tatlong pinaka-importante. So, kung meron naman kayong mga valid na documents to really support yung inyong travel, pakita nyo na, guys. Siguro yung mindset din dapat, there's only one chance na dapat ma-approve ito ngayon. Eh, ako guys, wala akong sinubmit ng mga investments. Kasi sabi ko, parang bank statement will suffice. Feeling ko hindi na siya kailangan, pero kailangan pala. Na-approve din naman kami kahit na hindi kami nag-provide ng maraming documents. Pero guys, kami yun. And probably case-to-case basis, baka depende din kung saan country kayo mag-a-apply. Baka yung iba, ang requirements nila yun, sobra talaga silang higpit. Might as well check na din yung mga requirements kung saan kayong country gustong kumuha ng Schengen visa. Medyo ang bilis ng 7 working days for the visa approval. We were told naman by SMB Travel na 7 working days daw. Usually, lumalabas na. Nagpunta kami ng January 2, after ng New Year, walang masyadong tao, walang pila. Ilan lang kami doon. I think mga, siguro mga 20 lang kami. So, maluwag. Mabilis lang din yung pila namin doon. Hindi kami masyadong nagtagal. So, siguro dahil yung mga tao nga, nasa holiday. We were given 15 days visa stay. Napag-isip-isip ko din, ano. Probably, na-consider din nila yung duration ng tour, which is 11 days. O kaya, 15 days lang yung nabigay sa amin.
And minaximize namin yung 15 days. So kaya meron kaming 4 days extension pa. Actually, pagka kinuwenta mo yung buong trip, it's 18 days actually. Kasi yung 15 talaga, yun yung sa Europe. Pero yung days pa, 1 day ahead, nasa Dubai. And then 2 days after, nasa Dubai din. So parang total is 18 days. Next question is, magkano po yung tour package? Ano po yung inclusions? And kasama na po ba yung business class ticket? Yung 11 days Discover Europe package ni SMB Travel is 145,000 pesos. Included sa tour package are economy class ticket, airport transfers, 3 to 4 star hotel accommodation with buffet breakfast. Kasama na po yung ibang tours. Meron din silang ino-offer na optional tour which you can join in, or if you want to be free and easy by yourself, pwede din naman. Service po, meron ng kasamang local tour guide and tour leader. Admission tickets on some attractions, and also sa France po, meron kaming kasamang river cruise. Meron na din pong pocket wifi sa SMB at nagpa-process din po sila ng travel insurance. So, message nyo na lang po si SMB kung gusto nyo malaman yung pocket wifi rates at saka po yung kanilang travel insurance. Magkano po total na gastos nyo sa tour per pax? At si SMB Travel na po ba yung nag-upgrade ng business class ticket nyo? Yes, si SMB Travel na po yung nag-upgrade ng business class for us para hindi na namin i-manage. So, ang nangyari is nag-add-on na lang kami for the business class. Kasi ang kasama doon talaga sa tour package is economy class ticket. Yung magkano na gastos per pax, alam nyo, hindi na kasi kinikwenta. Feeling ko kasi it's sunk cost already. Parang done deal. I think it's safe to say 300,000 pesos per pax without shopping and without extension. Kami kasi nag-extend ng 2 nights sa France and then another 2 nights sa Amsterdam. Since we book it also medyo last minute, so medyo mahal na rin yung aming rates. Like, yung aming Airbnb sa France is 20,000 per night. Pero, 4 naman kami, so okay na din. And then when we move to Amsterdam, yung hotel naman namin is 15,000 per night. 2 nights din kami doon. Without breakfast, so yung mga transportation, medyo pricey din. Yung aming van rental from France to Amsterdam cost us 1,200 euros, 70,000 pesos. What? Well, pwede naman kaming mag-train. Pwede rin naman kaming lumipad. But we decided na mas convenient sa amin na mag-van. Pick up rin kami, i-drop kami. So parang point to point. So wala na kaming hassle. With all the luggages na dala namin. Though mahaba yung biyahe, it took us like 7 hours ba? Kasi parang may something that time eh. Kaya parang may rerouting or something. So mas tumagal. Pero nakaraos din. And then, shopping ka pa. That's another add-on. Depends naman, no? Kung ano yung gusto nyong gastusin, kung magkano budget nyo. We just have to live within our means. Sana makabalik naman tayo sa ibang lugar naman. Dream ko yung Barcelona. So, ang mami Heidi nyo is very good in manifesting. So, pagka sinabi ko, nagkakatotoo. Pinagpe-pray din kasi yun. Natutuwa akong magbasa ng comments nyo, no? Na na-inspire kayo sa journey namin, na-inspire kayo sa mga kwento ko. Lagi niyong iisipin, walang imposible. Bilog ang mundo, umiikot siya. Hindi siya naka-fix. Kung nasaan ka ngayon, hindi ka permanent na nandiyan. Lagi-lagi lang tayo positive. Meron tayong determination to achieve our dreams. Pagka may gusto tayo, we have to work for it. Gusto mo ganito, gusto mo ganyan, dami mong pangarap, pero nakatunga nga ka lang. Wala namang ganun. Kailangan sabayan natin yung prayers, sabayan natin ang hard work, discipline, patience, yan, lahat-lahat na, isama nyo na, ganun. And always, always, don't compare yourself to other people. Iba-iba yung ating journey. Hindi natin alam yung pinagdadaanan din nila, di ba? Alam lang natin kung what is visible in social media. Pero yung journey, yung process behind that, di natin yun alam. So, we just have to be grateful with what we have. Kung meron tayong gusto, pagsikapan natin. Ako nga, minsan natatanong ko, yung mga pangarap ko, yung mga dreams ko,
ko. Isa-isa ko na natitik. So, sabi ko, malapit ko nang matapos yung mga gusto kong gawin sa life. So, what comes next? Diba? Wala lang. Di ba parang minsan, nagiging emotional ka lang or probably, sobra kang grateful to the point na nagiging emotional ka with all the blessings na nai-enjoy natin. Meron tayong food at the table. Kumigising tayo sa araw-araw na meron tayong bahay. Ganyan. Meron tayong nasisilungan. Meron tayong trabaho. Meron tayong kinakain. And that is already a big blessing. So, kung meron man na other things like nakakapag-travel, sobra-sobrang bonus na yun. So, more so kung ma-achieve mo pa yung mga pangarap mo, di ba? Matitik mo yung mga bucket list mo. So, all the more so grateful. You've seen us in this journey since ako I created my channel November 2018, 19, 20, 21, 22, 23. 5 years in the business, di ba? Marami nang pinagdaanan. Pero, nandito pa din because of you guys and I appreciate yung panonood nyo, yung pagsuporta nyo sa amin ni Hazel. Thank you so much. Kasi, kung wala naman kayo, walang nanonood sa akin, I don't think I will be here. Grateful and thankful, guys. And sana nandiyan pa rin kayo in the next years, diba? Ayun na nga, parang anniversary ng YouTube channel ko, no? Hindi po. Sa November, 6 years na tayo. So, matagal-tagal pa. And I think that is it for today's video. In case meron pang tanong, message lang kayo sa YouTube. You know, I'm trying to read all of them and answer them as much as I can. So, again, thank you guys for watching. I'll see you on the next one. Bye! O, diba? Ngayon pa lang ako magde-dessert. Nag-film muna ako bago ko kumain.